Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga buwaya ay ang apex predator sa tubig dahil walang ibang hayop ang willing na umatake sa kanila. Kinakain nito ang anumang hayop na sa tingin nila ay kasya sa kanilang bunganga. Kaya naman kung gusto mong bumilib sa husay at tapang ng mga buwaya, panuurin mo ang video at nang makita mo ang siyam na hayop na dinurog at nilapa ng buwaya na nakunan sa kamera. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Number 1. Pagong, durog sa buwaya. Maski ang mga leon ay hirap buksan ang shell ng pagong dahil sa sobrang tigas nito. Ngunit sa mga panga ng buwaya, para lang itong malutong na chicharon. Maririnig mo pa nga sa video ang pagdurog nito sa kagat ng buwaya. Talaga namang kabibiliban mo ang lakas ng buwaya dahil sila ang may pinakamalakas na bite force sa animal kingdom. Ang kagat ng buwaya ay kayang umabot ng 3,700 pounds per square inch. 6 na beses yan na mas malakas sa kagat ng leon. Pati ang shell ng pagong ay kayang malusaw sa kanilang bituka dahil sa gastric juice nito na parang asido. Kaya naman sa lahat ng mga hayop, ang mga buwaya ang pinaka-mortal enemy ng mga pagong. Number 2. Baboy, inatake ng buwaya. Para sa next video, mapapanood mo ang pag-atake ng buwaya sa walang kamalay-malay na baboy. Nagahagis ng pagkain ang mga turista sa baboy sa intensyon na mapalapit ito sa pwesto ng buwaya. Dahil sa mga turista, naka-jackpot ng tanghalian ang buwaya. Kinagat niya ito sa binti habang hinihila papunta sa malalim na ilog ang baboy. Nakakalungkot isipin na inatake ang baboy dahil sa pagkain na inihagis ng mga turista. Pero, dapat nating malaman na ang pagkain ng buwaya sa anumang hayop ay normal lamang at importante ito sa balancing ecosystem. Isipin mo na lang na kung hindi dahil sa sakripisyo ng baboy, may isang pamilya ng buwaya ang makakasurvive sa oras ng gutom. Number 3. Wildebeest patay sa buwaya. Kung balak mong uminom ng tubig sa ilog, mag-ingat ka. Ang mga buwaya kasi ay tahimik lang na umaaligid sa tubig at naghihintay ng mabibiktima. Sobrang init ng panahon sa Africa, kaya ang mga hayop rito ay nagkakandarapan na uminom ng tubig. Alam ng mga wildebeest na kahit anong oras, maaaring may buwaya na biglang sumulpot. Ang ilan sa kanila ay nagulat dahil ang iba ay first time pa lang na makakita ng buwaya. Mas lalong naging delikado ang uminom sa ilog dahil sa pagsidatingan ng mas marami pang buwaya. Gayunpaman, walang magagawa ang mga wildebeest kundi ang ibuwis ang kanilang buhay para lang humigop ng tubig. Kung hindi nila ito gagawin, matinding uhaw ang papatay sa wildebeest. Number 4. Elepante, sinagpang ng buwaya. Maliban sa wildebeest, ang mga elepante ang isa pang hayop na kailangang uminom sa ilog. Sila ang pinakamalaking hayop sa buong mundo, ngunit maski sila ay hindi ligtas sa nagugutom na crocodile. Sa video, mapapanood mo ang buwaya na sinagpang ang nguso ng elepante. Umiinom lang ang elepante, ngunit pati siya ay pinagmalupitan ng buwaya. Sa next clip, makikita ang baby elephant na sinagpang ng higanting crocodile. Kitang-kita sa video na maski ang kanyang pamilya ay nagulat sa nangyari. Sa huli, lumapit ang nanay ng elepante at tinakot palayo ang buwaya. Number 5. Buffalo, inambush ng buwaya. Sobrang delikado talaga ang uminom sa ilog na tahanan ng crocodile, ngunit importante sa mga hayop ang tubig.
Ang Cape Buffalo ang isa sa pinakadelikadong hayop ng Africa dahil kada taon, may 200 Aprikano ang namamatay sa atake nito. Maski ang mga leon ay takot ding lumapit rito. Ngunit sa tuwing sila ay umiinom sa ilog, pati sila ay hindi ligtas sa buwaya. Gaya ng buffalo na to na minalas, dahil sa dami ng kanyang kasama, siya ang napiling kainin ng buwaya. Sinakman lang buwaya ang nguso ng buffalo kaya nahirapan na itong makatakas. Mapapansin mo na gustong tumulong ng mga kasama niyang buffalo, ngunit maski sila ay natatakot na lumapit sa buwaya. Sa huli, mukhang napagod na ang buwaya at hinayaang makatakas na lang ang buffalo. Number 6, zebra, pinagpiestahan ng buwaya. Kahit delikado ang tumawid ng ilog, ang mga zebra ay napipilitan itong gawin dahil sa paghahanap nila ng makakain. Ito ang pagkakataon ng higanting buwaya na umatake habang nahihirapan tumawid ng ilog ang zebra. Sinuwerteng makahuli ng zebra ang isa sa crocodile at saka ito pinagpiestahan ng mga tropa niyang buwaya. Para mahati nila ang pagkain, umiikot ang mga crocodile habang kagat-kagat nila ang karne ng zebra. Sa ganitong paraan, madali nilang mapupunit ang katawan ng zebra. Ang tawag rito ay death roll. Nakakatakot isipin kung gaano kalakas ang panga ng buwaya para punitin at dunukin ang katawan ng zebra. Sa huli, ang ganitong malagim na eksena ay isa lamang ordinaryong araw para sa buhay ng mga wild animals. Number 7, gazelle na naging buffet. Para sa next clip, ang mga grupo naman ng gazelle ang nakaisip na tumawid ng ilog. Mukhang walang kamalay-malay ang mga gazelle sa panganib na kailangan nilang lampasan dahil sa dami ng buwaya na kanilang masasagupa. Kahit delikado ang kanilang plano, nagpatuloy pa rin sila sa pagtawid ng ilog. Isa-isang pinagsasakmal ng mga crocodile ang bawat miyembro sa grupo ng gazelle. Nagmistula itong buffet o eat all you can para sa mga buwaya dahil sa dami ng kanilang mabibiktima. Marami sa gazelle ang minalas na makain ng buwaya, ngunit mas marami pa rin ang maswerte na nakatakas sa peligro. Sa huli, kalahati na lang sa mga gazelle ang natirang buhay at ligtas na nakatawid ng ilog. Number 8, lion lumaban sa buwaya. Ang tagisan ng leon at buwaya ay isa sa pinakamatagal na kompetisyon sa Africa. Pareho silang mga siga at agresibo, kaya imposible na maging magkaibigan ang dalawang hayop na to. Kung nasa lupa ang buwaya, wala silang panalo sa mga leon. Ngunit sa tuwing ang mga leon naman ang pupunta sa tubig, sila ang walang panalo sa buwaya. Gaya ng leon sa video na nakatikim na maatake ng buwaya habang lumalangoy. Mabuti na lang at lumaban ng leon at agad naman itong nakatakas pabalik ng lupa. Ito naman ang leon na na-stranded sa taas ng patay na hipo habang ang mga buwaya ay nakapalibot sa kanya. Oh no! Paano na kaya siya makakatakas? Bahala na daw si Batman. Number 9, aso pinulutan ng buwaya. Kung ang leon at elepante ay inaatake ng buwaya, magugulat ka pa ba kung malaman mo na kumakain din sila ng aso? Ang mga buwaya kasi ay opportunistic predator at aatakihin nila ang anuman na kaya nilang kainin. Sa video, may kita ang puting aso na pagala-gala sa dalampasigan. Ang pagkakamali ng aso ay hindi niya namalaya na may buwaya na umaaligid sa kanya. Maya-maya lang. Sa next clip, may kita ang aso na tinawag ng kanyang amo upang umalis sa tubig. Ben, Freddy! 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 Yan ay dahil sa alam ng kanyang amo na may buwayang nag-aabang. Ayaw makinig ng aso sa kanyang amo at mukhang enjoy pa ito sa swimming. At ito na nga ang nangyari sa kawawang aso. Alam ko na natakot ka sa lupit ng mga buwaya, pero mahalagang malaman mo na ginagampanan lang naman ng mga buwaya ang kanilang papel sa balancing ecosystem.
Trabaho kasi ng mga predator ang bawasan ng mga prey at sa ganitong paraan, nagiging malusog at stable ang kalikasan. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na ang mga buwaya ang hari o king of the river? O meron pang ibang hayop na bagay tawagin na hari ng ilog? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Nicole, Denise Oliver, Kit Marabe, Juliana Martin Vlog, J. Harry Casilao, Marvin Salas, at Christine Christine. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!